So, ang ginawa ng nanay ko, pumunta siya doon kasi naalala niya, nagkwento yung angel uptay namin na umili ng dugo yung kanyang anak. So, bago pumunta siya, pumunta doon sa doktor, punta muna siya doon sa angel uptay namin, umorder siya ng isang, ano, actually, umutang muna eh. Kasi babalik naman kaagad ng nanay ko kasi wala talaga, kumbaga parang emergency. So, ininom niya, habang nasa doktor siya, ininom niya yung isang bote, halos konti na lang yung natira. After 1 hour, clear na yung dugo, yung ihit ng nanay ko. So, sabi niya sa doktor, pagpasok niya doon sa doktor, Dok, magaling na ako. Kasi clear na talaga. So, sabi ko, makakita ko nga yung ihit mo, yung sample mo. Kasi, syempre, ako, anak, nasa ibang bansa. So, parang kinakabahan ako. Nurse po ako, registered nurse po ako dito sa Pilipinas. Pero, syempre, alam niyo naman ang sitwasyon ng mga nurses. So, yun, nakapag-asawa ko, doon ako nagtrabaho ng bilang isang caregiver. So, sabi ko, patingin nga, tapos sabi niya, intro lang yung ininom ko, subukan mo. So, hindi rin ako believer, katulad nila, ma'am. So, hindi rin ako believer. Talaga sinasabi niya sa akin, subukan mo yung intra. Sabi ko, bahal ka na. Sabi kong gano'n. Pinasubok niya sa tatay ko. Ang tatay ko naman, uminom. Kumbaga, for first bottle, I think 3 bottles yata yung na-order ng tatay ko. Medyo may naramdaman siya. Kaya lang kasi, 10% lang yung kanyang discount sa Canada. So, sa Canada siya nag-order. So, hinito niya yun, gano'n. So, after nun, tawag dito, nagbakasyon ako rito, November, December, January, kinausap ako ng angel upline namin. Sabi niya, umattend ka ng seminar. Pinagtataguan ko siya. Kasi sabi ko, ayoko ng mga ganyan. Sabi ko, gano'n, hindi ako open dyan. Sabi niya, sige na. Sabi niya, kasi pumaling yung nanay mo. Sabi ko, okay, sabi kong gano'n, bigyan mo ako ng araw na tatapat ka na lang sa bahay namin at ready na kami pumunta sa seminar. So, Sabado yun. So, sabi ko sa mama ko, sumama ka na rin kasi ikaw naman ang nakapag-benefit. Sabi kong gano'n, ikaw na lang, ganyan. So, sumama siya. So, ang nanay ko kasi may tawag dito, ayaw niya mag-take risk. Gusto niya iba yung, naninigurado ba? So, ako yung i-prenote niya. So, nung nakasubok ako, sabi ko, ma'am, kumaan yung pakiramdam ko. Tapos, meron kasi po akong bukol sa breast na hindi naman siya cancerous. 2012 pa po yun. Malaki siya. Parang kalahati ba ng dede ko meron. So, pina-check up namin dito, hindi daw cancerous, pina-aspirate namin, okay naman daw. Dinala ko sa Italy, sabi ko, baka doon sa Italy pwede akong magpa-opera, baka libre kasi asawa ko naman kasi magagastos, no? Sabi nung doktor, hindi na daw kailangan operahin, mag-leave na lang daw ako na meron daw ako kasi malaki siya. So, wag na daw kasi hindi naman siya cancerous, every 6 months na lang ultrasound. So, sige, hindi ko na naalala yung ultrasound, hayaan ko na lang kasi hindi naman cancerous. Pagdating ko dito, sabi ko, mama, lumalambot talaga to, sabi ko ganun. Iba talaga yung feeling ko. Tapos pinagamit ko ulit yung tatay ko. So, tatay ko, meron na kaming 20% discount last January ng time na yun. So, sabi ko, pa, bilhin ka na. Sabi ng tatay ko, gumaan yung pakiramdam niya, yung sa trabaho niya, parang naging masigla siya. Sabi ng supervisor niya, ano nangyari sa'yo? Bakit, bakit ang bilis mo umakyat sa hagdana, mabilis yung kilos mo? May arthritis ang tatay ko. Hindi siya nakakalakad that time nung nagpakasyon siya dito. Sobrang sakit, ang dami niyang maintenance for arthritis. Pero sabi ko, patanggalin mo na yan. So tinanggal niya, hanggang ngayon hindi na siya nag-maintenance ng arthritis niya. So ang galing talaga ng Prada. Sabi ko, kailangan natin ng discount. Kasi family na tayo mag-use. Sabi ko gano'n. Kailangan ko 40%, hindi ko kayang ibigay sa inyo ang 6,600, kahit 5,280 pa yan kasi isang box na yan eh. Maganda kasi sabi ko, kailangan natin ng discount. So, kinose ko yung account ng nanay ko. Nanay ko yung kinose ko account. Tapos humingi ako ng konti sa tatay ko. So, ang kinuha
hanapin express. So yung express na yun, tawag dito, ako lang pala ang gagamit. Kaya kung ako sa inyong mga guests, instant na lang talaga ako halin nyo. Kasi grabe yung sabi ko, nagsisisi ako, bakit hindi na lang instant? Siguro hanggang ngayon may produkto pa kami, sabi kong ganun. So bumibili ako ngayon at 40%. Pero dahil nandito na ang tatay ko, sabi ko, tatpa, sabi ko, ikaw ang magtutuloy ng business dito at doon ako sa Italy. Pagbalik ko by May. So, andito ang papa ko. So, siya ang guest ko ngayon at saka yung pinsan ko kasi gusto ko family business. Isa pa talaga sa, kasi nagkukulhan din ako that time, nakukumpis ako kung i-business ko ba, i-share ko ba, or sa amin na lang. Kasi nakukulitan ako sa inter apply namin eh. So, parang sabi ko, ano bang gagawin ko, Lord? Humingi niya ako na ano ng nag-sign. So, nung nandun ako sa may gawain namin, no, sa church namin, umiling ako, sabi ko, Lord, paano ko ba ito i-share sa iba? Alam niyo po, that time, talagang isang miracle po. Meron po kami isang ka-sister na on that time na heat stroke siya. Onset ng heat stroke. Tumakbo ako doon sa kanya. Actually, wala pa akong dalang intra noon. Sabi ko sa nanay ko, balik ako, Mama, kailangan ko ng intra. Sabi ko, gano'n, pwede mabuksan na lang natin yung intra kasi bala ko magbenta. Balak ko doon sa gawain namin kasi maraming nangangailangan doon. Sabi ko, bibigay ko na lang sa kanya kung yung ano, tignan ko na lang kung ano mangyayari, no. Doubt pa ako. Sabi ko, baka hindi ko mali. Sabi ko, gano'n. Alam mo, nakapikit na yung ano, yung matanda. Nag-close na yung panga niya. Nag-close na yung mata niya. Tapos yung kanyang kamay, ganito na. Alam niyo, sabi ko, buksan niyo yung bibig niya. Lalagyan ko ng intra. Kalahati pa lang yung jigger, gumising siya. Sabi ko, grabe, Lord. Sabi ko, Lord, talagang iba talaga. Then, after 2 jigger, kasi binigyan ko pa siya. Alam niyo, parang hindi siya na heat stroke. Ang lakas-lakas niya, nag-pray siya kay Lord. Sabi ko, grabe talaga ito. So, ayan, sabi ko, family business, i-share namin yung mission kasi lahat kami kumaling. Yun. Thank you so much.